Kaya kuminsan napapahaba ang gulo dahil sa hindi talaga natin masyadong pinapansin yung intensyon ng nagsasalita o maging sa Bible, yung intensyon ng writer. Ano ang gustong palabasin niya dito? Okay? So, una, sabi rito, in fact, there are at least three problems. May tatlong problema doon sa intended meaning ng writer. Okay. Letter A, there is the problem of understanding the ancient languages in which the Bible was written. Yan, talagang lagi kong sinasabi sa inyo noon pa na talagang ang Bible was written in three different languages. So, at matagal ko nang laging din sinasabi sa inyo na ang language ay hindi basta-basta kayang i-translate sa ibang wika. And marami tayong mga salita na hindi basta-basta may ka-translate ng word for word. Halimbawa, marami ang Pilipino, no, ang Tagalog. May salita tayong balut. Yan. Balut. Eh, may dalawang klaseng ibig sabihin ng balut. Pwedeng balot or balut. Yan. Pareho ang spelling nila. Ang tanong doon eh, alin ba sa dalawa doon ang dapat na pakahulugan? Pangalawa, yung balot, eh, wrapper. Yan. Pambalot, yan, balot. Eh, yung isang salitang balot, walang translation ng salitang balot eh. Kasi sa Pilipinas lang, kadalasan nakikita yung pagkain ng balot. Kaya pag may mga dalyuhan dito at pinakain mo ng balot, nandidiri dahil hindi naman sila sanay at never sila kumain pa ng balot. Okay? So may mga ganun, no? Katulad niyan, yung Palawan. Pagka Palawan is at saka Palawan. Yung Palawan, yun yung lugar. Yung Palawan, that is their dialect. Parehong spelling yon. Depende kung paano mo siya babasahin. Okay, pag sinabing Palawan, ayan, yan yung province of Palawan. Pero pag sinabing Palawan, yun yung kanilang dialect. Okay? So, kaya pagdating sa ano sa translation, okay, Palawan versus Palawan, yung Palawan dapat ma-translate sa wika sa ano sa tamang salita. Pwedeng sabihin yung salitang Palawan is the ethnic language or the dialect by the Palawenos. So ang lakas ng dating. Okay? Eh, may mga na-imbento tayo kumisa ng ang lakas ng dating. Yan. So, yung salitang ang lakas ng dating, makikita natin na pag translate natin iyon sa English, strong arrival. No? Strong arrival. Pero walang sense yun sa Amerikano. Okay. Pero sa atin, alam natin yung salitang ang lakas ng dating. No? At saka depende rin sa context, yung ang lakas ng dating. Parang very influential yung dating mo o kaya talagang nararamdaman yung presensya mo o kaya masyado kang gwapo. Yan. So marami pwedeng maging meaning ng salitang ang lakas ng dating mo, pare. Yan. Okay? Yung salitang brother, hindi mo rin malaman. Pag sinabing brother, pwedeng totoong literally kapatid talaga sa laman. Pero ginagamit din yung salitang brother na hindi kayo magkapatid, pero bilang tawagan, dahil membro kayo ng mga Kristiyano, sa modern times, tinatawag nating brother. Okay? So, tsaka yung brother in Christ. Okay? Or brother sa isang samahan, katulad nung ako'y napasali sa fraternity. Kapatid din ang tawag doon, brother din. Pero hindi dahil sa religious aspect, hindi dahil sa physical aspect, kundi dahil sa isang samahan na kapatiran din ang tawag doon. Okay? So, depende yan kung ano yung intended meaning ng writer. Yun ang nagiging problema. Okay?
dahil sa isang problema nang mahirap unawain o i-translate yung salita sa ibang wika dahil sa letter A, there is the problem of understanding the ancient languages in which the Bible was written. Okay? So no one who spoke those languages is around to tell us what they mean. Ano ibig sabihin nun? Pagdating sa panahon natin ngayon, wala ng taong buhay na nabubuhay sa ngayon na nakapagsasalita ng lumang lingwaheng iyon na pwede na niyang isalaysay ang anong ibig sabihin ng mga salitang iyon. We all know that languages continually change over time. Yun. Kaya yung mga usong pag-uusap ngayon, mix na palagi ng English at Tagalog, kagagaling ko lang sa Bisaya, ang pag-uusap na rin naman doon, dahil marami namang mga taga-Luzon na pumupunta na rin ng Bisaya. So unti-unti, pati ang pag-uusap doon, mixture na rin ng Bisaya at Tagalog. Yan. Okay? So nagiging ganun. There is continual change of language over time. New words are always being added and others take on different or added meaning. So may mga bagong salita na nauuso at meron din namang mga salita na nadadagdagan ng meaning, yun ang ibig sabihin noon. Halimbawa, nung araw hindi ginagamit yung salitang jowa, ngayon sinasabi jowa ako to. Yan. Eh paano ba yan? So kasi nadadagdagan tayo ng mga salita, no? Mga lingwahe. Tapos yung mga nadadagdagan din ng meaning, halimbawa yung salitang martyr. Okay? Yung salitang iglesia. Yan. Dati-dati, ang meaning lang talaga ng church or ecclesia sa Greek is mga tao talaga yon na pumapasok sa sinagog. Ngayon ay hindi na gano'n, no? Nagbago siya. Na anong nangyari? Nawala na yung tinatawag na kahulugan ng mga tao ang nagsama-sama, kundi ang kahulugan na ng church is the place of worship. So hindi na siya yung dating yun ang kanyang meaning, no? Okay, so marami yan. Eh lalo na ngayon, no? Kaya pag nagbabasa tayo ng Bible, actually meron akong application sa aking tablet na mga interlinear na Bible na tinitingnan ko rin sa original at saka ano ang posibleng meaning nito. Halimbawa, yung salitang tithes, okay, yung ikapo, okay, yung salitang magbigay kayo ng inyong ikapo. Yung salitang magbigay doon, tinignan ko sa Hebrew language, ano, hindi pala basta magbigay, kundi ibawas ninyo ito doon sa inyong kinita. Yun ang ibig sabihin ng magbigay. Hindi basta nagbigay ka lang, kundi yung binigay mo na yon ay bunga ng pagbabawas mo doon sa iyong kinita. Yun. Okay? For example, sabi nga nun, only recently, kailan lang, have we begun using the word internet as part of the everyday speech. So may internet na. Ang problema, ano ang Tagalog ng internet? Abay, wala namang Tagalog niyan. Paano mo maisasalin sa Hebrew language yung salitang internet sa panahon nila Moses? Eh dahil wala pa namang internet sa kanila. Yan. Tsaka yung salitang two tablets of stone. Doon binigay yung 10 utos. Ang tablet sa panahon nila Moses ay gawa sa bato na malapad. Eh ngayon, dalawang ibig sabihin ng tablet. Tablet na yung ginagamit mo sa computer mo or yung tablet na iniinom mo dahil gamot. Okay? So may mga ganon. So bakit na tinawag na tablets? Okay. And when we hear the word cool in conversation today, it is not always referring to the weather o kaya yung atmosphere o kaya yung temperature. Cool. Okay? Ngayon eh, pag sinabing cool eh, parang okay yan, maganda yan, cool, yan.
So nung araw hindi naman ganun ang ibig sabihin ng pool, no? Therefore, it is obvious that words do not have only one meaning. Tandaan nyo, ha? Therefore, it is obvious that words do not have only one meaning. And many are not used in the same way that they are were used in the past. Okay? Talaga may pagkakaiba. Kaya nga, paano ka nakakasigurado, okay, na yung doktrina ng ginagawa mo, yung iyong mga aral na ginagawa mo, ay talagang nakasynchronize doon sa panahon ng mga alagad nung sila'y sumusulat. Okay? Katulad niyan, yung pag-ibig, no, na dinidiscuss doon sa 1 Corinthians chapter 13. Sa ngayon, ina-apply yun sa mag-asawa. Ina-apply yun sa magkasintahan. Okay? Pero understanding the context, mukhang ang layo noon doon noon. Meron talaga ang intended meaning dito si Pablo. Bakit niya biglang diniscuss yung 1 Corinthians chapter 13? Bakit biglang sumingit yun? Ano yun? Nagbago siya ng topic? Nag-divert siya ng topic? Biglang umusbong na lang sa isip niya yung topic? Or connected yun, yung chapter 13 na yun sa 14, sa 12, yan, saka sa 11, yung hangga sa dinidevelop niya yung kanyang topic. Mula doon sa 1 Corinthians chapter 1, paano siya nakarating sa chapter 13, chapter 14, chapter 15, ano ang connection noon doon? So ano ang intended meaning ni Pablo nung bigla niyang isiningit, kung bigla man, ha, yung salitang love is kind, love is ano, puro ganun, no? Okay, so yun yung problema dito. Okay. So ano ang kinalaman ng salitang love na ginamit niya sa salita, yung salitang agape? Okay? It is also well known that even modern Greeks and Israelis cannot understand the Bible from its original manuscript. They need a translation. Kaya kahit na marunong kang magsalita ng modern Greek, marunong kang magsalita ng modern Hebrew na katulad ng mga Israelites ngayon, hindi rin sila masasabi natin na authority na yung ibig sabihin noon ay talagang naintindihan nila sa lumang panahon. Yun. Okay. Nung ako ay way back mga 1960s, sumakay kami ng taxi. Okay. Pagsakay namin ng taxi, sinasabi namin pagliliko, sinasabi namin silya o kaya mano. Okay. Ang tanong, naintindihan niyo ba pag sinabing silya? Ano yung kaliwa o kanan? Okay. Mga 1960s yun, ha? Pag sumakay kami ng taxi, pag paliko na, sasabi namin, okay, silya dyan sa kanto, o kaya mano dyan sa kanto. So ano ibig sabihin ng silya? Merong nakakaalam ba? Silya. Upuan. Upuan po. Tandaan nyo, ha? Nagtuturo ka ng direksyon doon sa taxi driver. Ngayon, nakaupo ka. Eh, gusto mong lumiko siya doon sa kanto, sasabihin mo silya. So anong ibig sabihin ng silya noong 1962? Kaliwa kanan. Okay. So hindi na ninyo inabutan 'yon, sobrang bata na ninyo. Pag sinabing silya, kaliwa 'yon. Pag sinabing mano, kanan 'yon. Pero saan ba nang galing yon yung silya? Kasi nung araw, kapag ikaw ay kutsero ng kalesa na ang humihila ay kabayo, siyempre yung kutsero, siya yung nagmamaneho doon sa kabayo. Okay. Pag sinabing silya, kasi yung pasahero nakaupo doon sa kanan ng kutsero. Kapag sinabi niyang silya, sa kaliwa iyan, pakaliwa. Kasi nasa kaliwa siya,
yung upuan nung ano nung yung upuan nung kutsero ay nasa kaliwa ng pasahero. Kaya pag sinabing silya, kaliwa yan. Pag sinabing mano, kanan niya yun. Okay? So yun siya. Pero ngayon, wala nang gumagamit ng ganyan. Sinasabi na lang kaagad, maging sa ways, turn right, turn left. Ganon. O kanan, kaliwa. Okay? So, ngayon hindi na ginagamit yon. Okay? So, kaya talagang, lalo na, 1962 lang yan. How about yung Bible na 1,000 taon na ang nakalipas, paano ka nakakasigurado na yung understanding ng translator, sandan nyo, translate, lahat kasi ng Bible na binabasa nyo ay translations lang yan, hindi yan yung original language. Paano ka ngayon nakakasigurado na yung sinasabi ng translators ay tugma doon sa panahon nila? Kung tutuusin, ito ha, kung yung mahal mo na nga sa buhay, nag-aaway kayo, hindi kayo nagkaintindihan pala. Pero hindi naman kayo gumamit ng iba't ibang language. Kung anong salita niya, salita mo rin, pero hindi kayo magkaintindihan. Bandang huli na lang kayo nagkaintindihan. Kasi nagkapaliwanagan kayo. Halimbawa, hindi yun ang ibig ko sabihin eh. Ito ang ibig ko sabihin. Ah, ganun ba? Akala ko kasi ganito eh. Yan ha, ano na yan ha? Nagpapaliwanagan na kayo. Pero dumalating pa kayo sa puntong hindi ninyo naiintindihan ng isa't isa. Ang tanong ngayon ay paano ka ngayon nakakasigurado na yung binabasa mong Biblia ay yun nga talaga ang meaning niya? Kung itong modern times, pareho kayo mga pastor, hindi kayo nakakaintindihan, pareho namang naka-receive ng Holy Spirit yan, hindi pa rin kayo nakaintindihan, paano ngayon masasabing 100% yung understanding mo sa translation ng Bible, yun nga talaga ang intended meaning ng original writer. Especially kung ang binabasa mo ay translations lang. Paano kung nagkamali yung translators? See, nakita ninyo yung problema dito ng mga translators? Kaya nga, may nagkumakampi sa King James lang talaga siya. Problema yung King James yan, 1611 pang English yan. Elizabethan pang English yan. Paano ka nakakasigurado na yung English na binabasa mo noong 1611 is the same English today? See? At paano masasabing 100% na ito ang ibig sabihin yan? Kung yung asawa mo nga, hindi mo nga naintindihan madalas, kaya kayo nag-away. Yung anak mo, hindi mo rin naintindihan madalas. Kailan lang kayo nagkatampuhan? Okay? Anak mo na yan, asawa mo na yan, iisang bubong ang tinitirhan ninyo yan, pero hindi nagkakaroon pa kayo ng mga misunderstanding. So paano mo ngayon masasabi na yung binabasa mong Bible na nakatago pa sa translation ay ito na nga ang ibig sabihin? Nakita niyo yung problema niyan? So yan ang mga hinaharap ng problema ng mga translators. Okay? So sabi niya dito, we should bear in mind that of the Bible expected to be understood. Nida says, okay, si Eugene Nida to. The writers of the Bible were addressing themselves to concrete historical situation and were speaking to living people confronted with pressing issues. Ano ibig sabihin niyan? Lahat ng Bible writers, mga alagad, mga propeta, habang sumusulat sila ng Bibliyang ito, ay talagang meron talaga sila mga taong kausap dito. They were themselves concrete historical at talagang nabubuhay sila sa panahon talaga na yun. Yan. At hindi sa panahon natin ngayon. At saka nakikipag-usap talaga sila o sinusulatan talaga nila yung mga taong talagang buhay ng panahon na yun, na humaharap sila sa tinatawag na matinding pressing issues. See? Kaya nga hindi ito basta sumulat lang mga alagad na parang tamaan ko sinong tamaan. Hindi. Kundi talagang meron silang ina-addressan.
the epistles to the Romans. Ibig sabihin, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Hindi ito yung bahala na sinong tamaan dito, yun na yun. Hindi ganun. Parang bato-bato sa langit, ang tamaan ay magalit kayo kung gusto nyo. Parang ganun. Pero hindi ganun eh. Talagang they were addressing the issues to specific people, to specific historical situation. Okay? So, hindi ganon kabilis ang pag-unawa ng Bible. Kaya nga, kung titingnan na natin, even the Holy Spirit na binasa natin sa Bible is also subject for interpretation. Okay? Thus, we should assume that the writers of the Bible expected to be understood. So, dapat nating ipagpalagay na lahat ng mga sumulat sa Biblia ay umaasa silang naiintindihan sila. And also that they intended one meaning. At talagang sila naman, ang sumusulat, ay talagang may specific meaning sila doon na dapat nating halungkatin yon. They have intended one meaning and not several. Hindi pwedeng, nung sinabi ni Christ na kayo ang asin ng sanlibutan. So ano ang intended meaning ni Christ nung sinabi niya kayo ang asin ng sanlibutan? Nasa isip ba ni Christ na yung asin na kaya ako kung ito ginamit kasi pampalasa yan sa pagkain, pang preservative yan. Yan ba ay ginagamit as energy? Yan bang ano na yan ay para gumawa ng mga tinatawag na paputok? Okay. Yan ba ay pampadagdag ng tubig sa katawan, yung salt na yan? Okay. At kailangan ng katawan. Ano bang gustong palabasin ni Christ nung sinabi niya, you are the salt of the world? Yan. So, ang ginagawa kasi natin, kung ano nang binibigay natin mo, kasi ang asin, pang-preservative yan. Naiisip ba ni Christ yun, yung pang-preservative? Na sinabi niya sa inyong mga alaga. Kayo ang asin ng salibutan, ang ibig sabihin nito, ipampalasa yan. Na, yun bang nasa isip ni Christ nung sinabi niya yun? Okay? Ang asin ay pang ano yan, pang pwedeng gamitin sa mga paputok, yan. Pwedeng gamitin sa pagka inano mo yan, yung tinatawag na hydrolysis mo yan, paghihiwalay niyo yung sodium at saka chloride, pwedeng panglason siya, pwedeng gano'n, no? Yung asin pwedeng maging fertilizer. Yan, katulad ng nung nagpunta ako sa Palawan, sabi nila, yung asin magandang abono yan sa pag nagtatanim ka ng nyog, yan, coconut. Yan. So, yung bang iniisip ni Christ na magiging, pag sinabi, you are the salt of this world, mga abono kayo, yung bang intended meaning ni Christ? So, ano ba talaga? Bakit sinasabi niya? So again, thus we should assume that the writers of the Bible expected to be understood. Talagang in-expect nila to be understood. By whom? Siyempre, yung kanilang sinusulatan. To the Romans, to the Corinthians, to Philippians. Yeah. So gusto na maintindihan sila ng kanilang mga addressing, ng kanilang mga sinusulatan. And they have only one meaning in their minds. And not several, hindi yung bahala na kung anong apply natin, hindi pwedeng ganun. Unless an intentional ambiguity is linguistically marked. Maliban na lang kung talagang masyadong malabo yung linguistically marked, talagang pagkakalagay ng sulat na yun. Okay? Letter B. Again, pagdating ko sa problema ng inherent to sa Bible translation, there is also the problem of cultural understanding. Yan. Ano yung cultural understanding na may kinalaman lagi sa language? Okay? Sabi niya dito, with an imperfect knowledge of ancient culture, it is not always possible to understand references of various kinds. Again, dahil hindi naman perfecto yung ating knowledge, yung ating kaalaman sa mga naunang panahon ng mga kultura, it is not always, hindi palaging posible na maintindihan natin, okay, yung mga references of various kinds. Bakit?
ang mga Pilipino nung araw, okay, walang holiness. Bakit? Ang tanong, nahahatulan ba sila ng Diyos dahil yung mga lalaki nakabahag? Okay? parang ang suot lang nila ay ganun lang, no? Yung alam yun masiguro yung bahag, tapos ang kanilang suot na taas ay hindi naman masyadong mahaba. So wala sila bang holiness? So hindi sila maligtas? Kasi yun ang sukatan natin ng holiness. Okay. So bandang huli, yung unang panahon, ang mga sundalo nung araw ay naka-miniskirt, hindi pantalon. So ibig sabihin wala silang holiness ang mga sundalo ng Diyos, na ang suot nila ay parang miniskirt. Okay, wala silang pantalon. Yan, naka-robe sila habang nakikipag-ispadahan. So wala ba silang holiness ng panahon nila Pablo? Tandaan nyo, panahon nila Pablo, walang nakasuot doon na pantalon. Tandaan ninyo, ha? Habang sinusulat ni Pablo yung 1 Corinthians chapter 11, hindi sila nakapantalon ng mga lalaki. Okay, so paano nyo nasabi ngayon na may holiness pa rin sila kahit hindi sila nakapantalon? At sila ay may mga balbas. Okay? Minsan may mga pastor tayo na, oh, bakit may bigote ka? Okay, sabi ko, nagiging biblical lang ako kasi nagpapahaba din ang balbas. Okay? So, ano ba yun? So, yun ang problema dito, no? Because of the imperfect knowledge of ancient culture. Sa mga naunang mga kultura, it is not always possible. Hindi laging posible na maintindihan natin yung mga references sa various kinds. Bible scholars are continually, ibig sabihin ng continually ay hindi sila tapos na. Naka-receive na ng Holy Spirit, okay na, wag na tayo mag-aral, may Holy Spirit na tayo. Hindi, ganun. Maging ang mga Bible scholars na hinihiraman natin ng ating pinag-aaralan, okay, yung mga Bible nating hinahawakan, hindi tayo nag-translate yan. Hinihiram din natin yung kanilang translation. At sila yung nagsipag-aral. Eh, huwag tayong magyabang. Kung maliban na lang kung meron tayong ginawang sarili nating translation. Pero nangihiram din tayo ng mga translations ng mga Trinitarians na ito. Kaya sabi nyo nun, Bible scholars are continually, ha, tandaan nyo, hindi nag-i-stop, kundi they continually learning things about ancient Israel. Yung mga Israel nung unang panahon, hindi yung Israel sa modern times. And the Near East that can help us understand the historical and cultural context out of which the Bible emerged. Okay? So pati yung cultural context. Okay? So tulad niyan, tinatawag natin pulang asukal. Bakit natin sinabi ay kulay brown yun? Paano naging pula? So, ang nangyari noon, because of our cultural understanding na natin yun. Kaya pag sinabi yung pulang asukal, alam mong yung sinasabi mo, brown sugar yan. Okay? So, barbecue. Ano yun? Barbecue. Okay. Saan galing yung salitang barbecue? Paano may Tagalog yung barbecue? Wala naman Tagalog yan. Okay? So, may mga ganon, no? At saka alam mo ang itsura ng barbecue, tinutuhog yun sa kawayan. Okay, so bakit kawayan? Cultural nga na yun na yun, na sa kawayan mo siya tinutuhog para maging barbecue. Kahit anong ilagay mo dyan, barbecue pa rin, wag lang banana Q. Bakit may Q? Ano ba yung Q doon? Okay, at ano ibig sabihin ng Q? Kung itatagalog mo, yung banana Q, saging na may Q. Barbecue, bar plus B, tapos may Q. Paano may Tagalog yung barbecue? Di ba wala? So cultural na lang yan. So ginawa natin, hiniram natin yung salitang yon, sinama natin sa ating language, barbecue, banana Q. Okay? French fries. Ano Tagalog ng French fries? Wala din. So sinama na rin natin sa ating pagkaintindi. Pag sinabing French fries, alam mo, na hindi naman French,
Hindi naman na bansang press ang piniprito mo. Hindi taga press ang piniprito mo. Yung potato ang piniprito mo. Pero ba't tinawag na French fries? Okay? Bakit nga ba? Cultural na siya. Okay? For example, we understand much more clearly today the way the various social classes interacted in ancient world. Paano nakikipag-interact o nakikipag-halubilo ang mga social classes sa unang panahon, as well as the more intimate working of families. Paano ba nagsasipag-trabaho with intimacy, yung talagang parang may magagandang relationship ang isang pamilya or clans and tribes in ancient Israel. Such discoveries sometimes affect how we understand the words and stories of the Bible. So hanggat hindi natin naintindihan yung kanilang tinatrabaho, ginagawa nila nung araw, hindi rin natin basta maintindihan yung mga salita at mga kasaysayan nung unang panahon. Katulad yung persona non grata. Ano ba yung salita yung persona non grata? Declared na yung nagawa ng kabasusan tungkol sa image of Christ, tinawag ng iba't ibang mga provinces as persona non grata. Okay. Ano yun? Pag sinabing persona, tao, parang without honor. Yan. Parang pag sinabing taong walang parang walang kakwenta-kwentang tao. It means they are also rejected. Bagamat hindi naman sinabing they are rejected, pero pag in-announce yung persona non grata, yan, ibig sabihin noon ay hindi ka katanggap-tanggap sa kanilang community or sa kanilang bansa or sa kanilang provinces or city. Okay? So, yun talaga. In addition, ganun pa rin, sa karagdagan, maging yung mga archaeologists, yung mga naghuhukay ng mga lupa na kung saan marami sila na didiscover sa ilalim ng lupa ng mga lumang kasaysayan, continue to find documents. Masakit nga nito, tayo mismo dapat meron tayong mga archaeologists na para makadagdag ng kahulugan sa mga binabasa natin sa Bible. Ganun pa rin, yun pa rin ang problema natin. Wala tayong mga nagtatrabaho dyan. Okay? Pero umaasa rin tayo sa kanilang mga discoveries, mga archaeologists, yung kaya yung mga Bible, mga references, yung mga pinagkopyahan, yung mga copies of the Bible, trabaho lahat ng mga archaeologists yan. Walang UPC nagtrabaho dyan. Okay? In addition, archaeologists continue to find documents, patuloy na naghahanap at nakakatagpo ng mga dokumento, mga libraries that can help translators understand the ancient Hebrew and Greek languages better and so help them translate the Bible more accurately. Okay? So, hindi ba nakakahiya tayo na masasabing tunay na mga anak ng Diyos pero hindi tayo katulong doon sa mga taong gumagawa ng paraan para ma-translate ng tama yung Bible. Tapos kung ipaglaban mo pa yung King James, akala mo eh tayo ang gumawa. Iba rin ang trumabaho noon. Hindi rin tayo ang trumabaho noon. Anong pinaglalaban mo? Ang ipaglaban mo dapat, yung language sila nang ginamit ng mga alagad mo, sumulat sila. At never silang sumulat ng King James kasi 1611 yan. Eh anong taon sila nung sumulat? Ano ang language silang ginagamit? At anong pagkakaintindi nila sa mga words na yun? Okay? So, ang nangyari itong King James, iniisip nila, ito siguro ang ibig sabihin niya, kaya nag-translate sila. Pero hindi nanganggulang yung translation nila is perfect. Maging si David Bernard,
yung mga scholars natin, they always agree and they accept the reality that there is no such thing as perfect translation. So kung sinasabi yun nila David Bernard and all Bible scholars as regards to Bible translation na wala naman talaga perfect translation, saan mo ngayon at paano mo ngayon malalaman kung saan yun sa pating yun ang may problema? Eh, wala nangyari. Hindi mo pinag-aaralan yun. Basta kung alam mabasa mo, yun ang sinisigaw natin. That is a frustrating truth. Nakakabigong katotohanan. That is also humiliating truth. Bakit? Nakakapagbagsak ng ating steam na katotohanan na nangihiram lang tayo ng translations nila na hindi natin sila kapananampalataya. Okay? Halimbawa, sabi nito, for instance, the King James Version translate 1 Samuel 17 verse 22 like this, and David left his carriage in the hands of the keeper of the carriage and ran into the army. Kung titingnan natin, ano ba yung his carriage? Parang karwahe niya ni David. At si David ay iniwan yung kanyang karwahe sa kamay ng isang nag-aalaga ng karwahe at siya'y tumakbo patungo doon sa mga sa army. Yan. Again, kung tatagalog natin to, at si David ay iniwan niya yung kanyang karwahe o kung yung kanyang kalesa, pero hindi naman kalesa, yung karwahe niya yun. Sa kamay ng isang nag-aalaga ng karwahe at siya'y tumakbo patungo doon sa army. Okay. The translators had difficulty with one of the Hebrew words in the manuscript they used. So yung translators nito, tandaan ninyo, nagkaroon talaga ng kahirapan ng isa sa mga Hebrew words sa manuscript na ginamit at talagang trinanslate nila yung his carriage and keeper of the carriage based on the context of the narrative, based lang doon sa context ng kwento. Pero bilang isang translators, as translators learn more about Hebrew language and its vocabulary, they understood that the verse in the talk about David's carriage, no? So dahil sa patuloy nilang pag-aaral ng Hebrew language at sa kanyang mga vocabulary, naintindihan nila na pag-unawa nila na yung salitang yung doon sa verse na yon ay hindi pala pinag-uusapan yung karwahe ni David but about the carried things, yung pala hindi pala karwahe ang iniwan ni David sa kamay ng nag-aalaga ng karwahe kundi yung laman pala nung karwahe. Hindi pala yung pinag-uusapan yung karwahe ni David, but about the carried things, yung baggage that he had with him para sa kanino? Sa soldiers in the army. Okay, so iniwan pala muna niya yung kanyang mga karga na yung pala ay para yun pala dadalhin sa mga sundalo niya ni David. So you see, because of their continual study of biblical languages. And so the translators of the Revised Standard Version based sa published in 1952 were able to translate the same verse more accurately. And David left the things in the charge of the keeper of the baggage and ran to the ranks. Okay? So, next, we should mention that even if translators know the cultural settings of biblical era, it is very hard for them to reconstruct this cultural setting in which the writing first took place, since there are great differences between it and the current one. Kung itatagalog natin, we should mention, dapat nating sabihin pa rin na kahit kung ang translators ay alam niya ang cultural setting
ng biblical era, nung panahon ng biblical era na kahit alam pa niya yung cultural setting, napakahirap pa rin sa kanila na i-reconstruct ang cultural setting na ito na kung saan the writings first took place. Halimbawa, ganito, no? Kung hindi ko pinapakita sa inyo yung halimbawa, kahit nasabihin kong may library ako, okay, meron akong library, pero hanggat hindi kayo nakapunta sa library ko na ito, ay hindi niyo pa rin kayang i-illustrate sa pamamagitan ng sulat kung ano ang arrangement o yung tinatawag na construction ng aking library. Alam niyo ba kung saan nakalagay yung mga libro ng hermeneutics? Alam niyo ba kung saan nakalagay yung mga libro ng theology? Alam niyo ba kung saan nakalagay yung libro ng ecclesiology? Yung aklat ng mga biblical languages? Yung mga sulat ng Seventh-day Adventist? Yung mga sulat ng mga UPC? Alam niyo ba kung saan nakalagay yon? Alam niyo lang na may library, but culturally, hindi niyo alam yung construction, hindi niyo alam yung arrangement. Yun ang sinasabi dito ng ating binabasa na ito, no? We should mention that even if translators know the cultural setting of the biblical era, it is very hard for them to reconstruct this cultural setting in which the writing first took place. Since dahilan sa there are great differences between it and the current one. Malaki ang pagkakaiba sa settings natin ngayon at sa settings nila noong araw. Letter C. At ito kasi yun eh. Sa sinasabing inherent doon sa biblical language. Problem in understanding the Bible is the spiritual problem. Kaya pala mahirap i-translate din sapagkat may spiritual aspect yung Biblia. Okay? May spiritual aspect siya. Siyempre, hindi lang siya literal na binabasa natin. Ano yung spiritual aspect niya? Sabi dito, is yan, based sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14. The natural mind does not receive things of the Spirit of God. Yung ating isip ay hindi niya tinatanggap ang mga bagay ng Spirit of God. 1 Corinthians 2:14. Anyone who knows God, sino mang nakakakilala sa Diyos, has had the experience of reading a Bible passage 100 times and then suddenly seeing what it means. Okay? Again, sino mang nakakakilala sa Diyos ay nagkaroon talaga siya ng karanasan na ang Biblia ay ilang beses niyang binasa 100 times or more at biglang darating na lang sa isip niya yung anong ibig sabihin noon. Palagay ko naranasan niyo na yon na may mga bagay na sa Biblia na nilalampas-lampasan niyo. Pero ilang beses nung nababasa. Pero nung nabasa na ninyo, ulit, may biglang pumasok na meaning sa isip ninyo. Yan. Okay? As we grow in spiritual understanding, habang tayo ay lumalaki, lumalago sa spiritual understanding natin, the Bible continually reveals its deeper meaning. So the Holy Spirit guides us into all truth. Pag sinabing guides us, halimbawa, si Pastor Romil ay ginaguide niya ako papunta sa Quiapo, pero hindi porque ginaguide ka, ibig sabihin nasa Quiapo ka na. Tandaan niyo ha? Ganon din ang Holy Spirit. Ginaguide ka ng Holy Spirit papunta sa katotohanan, pero hindi nangangulugan nasa katotohanan ka na agad. Unti-unti iyon kasi ginaguide ka nga eh. Ganon din. Halimbawa, ginaguide ako ni Pastor Romil papunta sa Quiapo,
ay ang ibig sabihin lang noon, eh, dahil ginaganya ako, hindi ibig sabihin nasakya po na kami. Kundi unti-unting papunta kami at unti-unting palapit na kami ng palapit. Eh yung iba sa atin, para sa pag sinabi, He will guide you to all truth, ibig sabihin, yung iba sa atin mga pastor, parang hawak na niyang katotohanan. Hindi. Pag sinabing guide, unti-unti yan. Hindi ibig sabihin, nakarating ka na agad doon sa katotohanan. Eh kung tutusin nga, marami kang preaching. Na nung pinakinggan mo yung preaching ng iba, mas maganda pa kaysa preaching mo dati. Ganon din ikaw, nung ikaw yung nag-preach, inulit mo yung preaching, makikita mo na mas may maganda pang, mas maganda pa yung revelation ng bandang huli kaysa yung una. Kasi palinaw ng palinaw yun. Sabi nga nung, brighter and brighter and brighter. Paliwanag ng paliwanag ng paliwanag. Okay. So, who then would claim to understand every word of the Bible? Sino ngayon sa atin dito ang pwedeng mag-claim na naintindihan na niya yung bawat salita sa Biblia? Hidden gems may well lie beneath the surface of its every sentence. Okay, so makikita ninyo yung dito sa website na ito para maintindihan niyo yung sinasabi ko. Okay, dito na muna natin tatapusin kasi next meeting natin pag-usapan ito. Another problem facing the translator is the proper understanding. Proper understanding of his or her own role. Ano ba ang role dito ng translator? Bilang isang translator, ano ba yung kanyang role? Ano ba yung kanyang ginagampanang papel bilang isang translator? Ito yung pag-uusapan natin next meeting. Okay? So, ganun talaga. Okay. Do you have any question? Napansin ninyo yung problemang hinaharap ng mga translators? Okay. Ayoko naman kasi kayong puyatin na kasi naunawahan ko rin kayo na mga may mga gawain. So, dyan muna natin tatapusin yung ating discussion. Meron ba kayong gustong itanong tungkol doon sa topic natin na mga problema kinakaharap ng mga translators, especially doon sa sinasabi niya dito na another problem inherent in Bible translation is comprehension of intended meaning. So, isa sa nagiging problema ng mga translators ay paano nila masisigurado o maiisip o mauunawaan ano ba ang intended meaning ng original writer. Okay? Meron bang gusto magtanong? Or naiintindihan ninyo? Pastor Romil? Okay, what is your concern? Pastor, yung binanggit nyo kanina na binabalikan nyo sa app nyo na yung isang sa app nyo na mababasa yung original manuscript. Gano'ng ka-reliable yun? Gaanong ka-reliable na yun na yung original? Okay, ano lang siya, part lang ng iyong references. Kahit pa paano meron ka ng references. Pero ang dami kong mga references pa rin na pwede kong silang i-compare. At tulad yung kung meron kang binds, di ba? Okay. Mm-hmm. At meron ka rin lexicons, kung meron kang lexicons. At meron kang tinatagong exegetical meaning. Yan. Theological meaning. Yan. So, doon mo ngayon siya parang hinihimay-himay ng gusto. Para ma-identify mo at least to the nearest, kung hindi man exact meaning, kundi yung may tinatawag na
parang medyo confident ka na medyo ito na siguro yung sasabihin natin the nearest to the meaning of the intended meaning of the author. So, makakatulong na yung mga references na yun, pero hindi mo masasabing ito na ang talagang exact meaning niya. Kasi malaki pa rin ang role ng context. Yung binasa natin kanina yung mga cultural. Ano yung, kasi sabi nga dun, kahit na masabi mo pa yung setting ng culture, pero in understanding and picturing into the clear mind ng isang bumabasa kung ano talaga yung setup, ano talaga yung tinatawag na reconstruction ng itsura talaga. Di ba, nakakita ka na pa sa Romil ng slide rule? Bago kasi dumating yung calculator, slide rule muna eh. Ang kita ko ng slide rule way back mga 1975. Wala pa yung calculator na yan. Yung calculator na yan, nung unang labas niya, yung Texas calculator, no? Pinutang na scientific calculator. Ginagamit namin noong mga 1976. That was 1,000 pesos nung araw yun. Pero yung 1,000 pesos 1976, sobrang malaking pera yun. Dahil nung binigyan ako ng nanay ko ng pambili ng Texas calculator, nakabili ako ng 5 pantalon. Ha? Wala pang ukay-ukay nung araw. 5 pantalon, 5 long sleeve. Okay. Nakapag ano pa ako niyan? Nakapag loko pa ako niyan. Okay. Hindi ko binili ng ano. Ganong kamahal ang ano, ang Texas calculator nung araw, no? Pero kung i-describe ko sa iyo ang itsura ng ano ng slide rule, kahit na i-describe ko pa sa iyo verbally o kaya isulat ko sa iyo, hindi mo pa rin kayang i-picture sa isip mo yung kung ano yung sinasabi ko. And how many times ang ginawa ko yun? Pina-describe ko, ito ang itsura niyan. May parang dalawang ruler na magkapatong, tapos meron nag-i-slide na parang pointer. So, pinadrawing ko sa kanila. Drawing nyo nga ako. Ito yung description ko. Hindi nila may drawing na maayos. Okay? So, ganun din. Pagdating sa kultura, pwede ko masabing, katulad mo, Pastor Romil, yung ano itsura ngayon ng mga modern house, no? Yung mga typical modern house ngayon. Malayong-malayo na sa mga modern house noong panahon ng mga 1970s, no? Noong 1970s kasi pag sinabing anay finish yung iyong wall, anay finish, may mamahalin yan. Ngayon, ang anay finish laos na. Saka yung design ng bahay ngayon ay medyo malayo na rin. Pastor Romil, di ba? Sa mga design ng mga panahon ng 1980s, 1970s. Malalayo na yung mga design. Pero sinabi mo lang sa sulat mo, nagko-construct ako ng mga bahay. Pero paano yung pag-construct mo sa idea is ano ba yung bahay nung unang panahon at saka yung bahay ng modern times. Ganun siya. And that is the one of the problems facing a Bible translator. Okay? So nakuha mo, Pastor Romil? Yes, Pastor. Hindi pa rin natin pwedeng i-claim na ito yung 100% na original, but through reference and studies, doon natin ma-identify yung malapit na yun sa context. Kaya nga maging si David Bernard, di ba, nung pag binasa mo yung kanyang oneness of God, talaga gumagamit pa rin siya ng Greek at saka Hebrew. Pero ganun pa man, aminado din siya na may mga limitations yung ating understanding. Kaya wag kayong mawawala pag dinidiscuss ko yung Bible interpretation. Bukas, tutuloy natin pag-aaral na yan. Kaya nga, kasama ito sa mga problema, yung you are dealing with Bible translation. And remember, a Bible translation is, masasabi natin na there is no perfect. The translations ng Bible. Mahirap mo siyang ma-perfect. Especially kung may kinalaman ito sa intended meaning as we are discussing today. Ano yung intended meaning ng original author? Pero wag lang kayong tinatawag doon na ma-discourage sa sinasabi ko sa inyo. Kasi at least
Unang-una, alam niyo yung problema ang kinakaharap. Pangalawa, at least nakikita rin ng Diyos na gumagawa din tayo ng paraan para ma-reach natin yung kanyang isip. Pero sabi nga na Diyos, kung ang aking isip ay hindi ninyo katulad ng isip ninyo. For my thought is not your thought. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganun din ang aking kausipan. Okay? Kaya may mga limitations tayo. Ang mahalaga doon, God sees us na talagang nakikita niya talagang there is struggle in our mind. And He will not, parang hindi rin naman niya tayo pababayaan. Maging si Pablo, inamin niya sa First Timothy at Second Timothy. Sabi niya, I was considered by God as innocent or ignorant. Kasi yun lang ang alam ko, sabi niya nung araw. Pero pariseo siya, talagang mababa, talagang ang isang pariseo, talagang grabe ang pag-aaral ng Mosaic Law, yung The Law of Moses, grabe. Pero inamin pa rin niya na hanggang doon lang pala yung kanyang nalalaman. Pero itinuring pa rin ng Diyos na he is ignorant sa mga kasalanan kasi hanggang doon lang kanyang napag-aralan. But still, ang Diyos din bandang huli. Sabi nga, He will lead you to the truth. He will guide you to the truth. Pag sinabi He will guide you, hindi ibig sabihin, ginagad ka pala, ang pakiramdam mo, nandun ka na. Hindi ganun yun. Okay? Yun nga, kanilang gumagamit tayo ng analogy, ginagad mo ako, Pastor Romil, papuntang Quiapo, pero hindi ibig sabihin, nasa Quiapo na tayo. Patuloy pa rin tayong naglalakbay until we reach yung finality of our journey. Yun siya. Yun bang, siya ang gagawa ng bahay mo. Hindi ibig sabihin nakatayo agad yung bahay mo. Ganun siya. Bagamat nandun yung pangako na He will lead you to the truth, pero anong dahilan bakit hindi pa rin tayo magkaintindihan? Kasi nga, lahat tayo, nasa leading pa rin ng Holy Spirit. At yung iba sa atin, maaring matagal na naglalakbay, malayo-layo na, yung iba sa atin, ngayon pala naglalakbay. So, hindi pare-pareho ang distance natin mula doon sa point of origin hanggang doon sa ating mga nilalakaran. Kaya talagang kahit pare-pare tayong UPC, ay hindi rin natin masasabing pareho tayong nagkakaintindihan. Okay, bakit? 1997 pa. Okay, 1995 pa ako nag-aral ng biblical language. Kung tutusin, self-study 1987 pa. Nag-enroll ako ng formal 1995. Okay. At hanggang ngayon, patuloy ako nag-aral. Kumbaga sa nilakbay ko tungkol sa biblical language, tungkol sa problems sa translations, malawak nang ko. Kaya nga, iba sa inyo, ngayon pala nag-aaral. Kaya nga, kaya ko kayong balikan. Bakit? Nalampasan ko na lahat yung kung tutuusin. Pero kayo, nag-uumpisa pala magbiyahe, ang hirap ninyong humabol sa akin. Okay? So, yun siya. Kaya nga, kahit pare-pare tayong UPC, pero hindi pare-pareho ang level of understanding natin. Bakit? Posible kasi yung ibang, ngayon pala nag-uumpisa at yung iba ay matagal na naglakad. Ang masakit nito, yung iba, matagal na sa pananampalatayang ito, pero naka-standby pa rin. Nakatambay pa rin sa pasimula. Okay? Kaya hindi siya nag-i-improve. Okay, so meron pang gustong magtanong at magdagdag ng sumusog o what? I'd like to hear from you. Okay, Mac King, ng taas ng kamay. Pastor. Okay. Good evening po. Good evening. Gusto ko lang po sa kasi kanina yung ina-explain niyo po na para kasi yung learning po kasi ng isang Kristiyano is progressive po. Yes, sir. Na ano siya na habang tumatagal natututo ka. Kaya yung sinabi niyo po sa akin sa amin nung last week pa. Last week po na wag lang mapagod. Mag-aral. Kasi nung week po na yun, sobrang nagtatry po kasi ako mag-aral ng Greek talaga. Mm-hmm. So, nandun na po ako sa part na parang ang daming kakabisaduin. Yung mga nominative case, dative, mm-hmm. di ba? Bokat. Yes, sir. Ang hirap po siya. Tapos lalo na yung may mga word. Yung lalo na yung
case endings niya po. Yun yung parang naging struggle po ako. So, yes, so kung binanggit niyo po yun sa dun yung last week, parang nabuhayan po ulit ng, nalagyan po ng gasolina ulit. So dagdag rin po yung ngayon, kagaya din po nung sinabi niyo na bakit nga ba pare-parehas naman po naka-receive ng Holy Ghost, pero iba-iba po yung hindi nagkakaintindihan. Yun pala, iba-iba ng level of understanding. So, kagaya din po ngayon, parang nasagot po yung tanong ko. Kaya salamat po. Yun lang po. Ah, salamat sa Diyos. Ano? So, ganun talaga na parang ganito, pare-pareho tayong isang pamilya pero may grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Okay? May college, may graduate. So, ganun talaga, no? May mga level of ano of level of development ng understanding niya rin sa Bible. Okay? So kaya ako inuunawa ko kayo. Okay? Ang nagagalit lang ako na may pagkakataon kayo mag-aral, kaya lang kinatatamaran ng iba sa inyo. Yung iba sumusuko na, yung iba akala nila sinisira ko na yung pananampalataya nila. Hindi. Kasi kung tutuusin, para walang conflict sa atin, kumari, magkaabutan tayo ng situation, magkaabutan tayo ng ano eh. Ng, kaya, di ba, Pastor Romil, pag nag-usap kayo ng mga pare-parehong tinapos ninyo, pag nag-usap kayo, kayo-kayo na nagkakaintindihan ng mga terminologies ninyo, di ba? Okay. Mga abogado, pag nag-usap-usap yan, eh, pag pinakinggan mo, parang wala kang naintindihan sa pinag-uusapan nila, pero sila-sila mga abogado dahil na pare-pare nakatapos ay pag nagsalita lang Latin, nagkakaintindihan na yan sila. Yan. Pag nagsalita ng mga bagay na technical words sa abogasya, ay talagang nagkakaintindihan na yan agad sila. Kasi narating na pare-pareho yung antas na yun. Okay? Next, meron pang gusto magtanong? O meron mo yung gustong magpatatuo ng konti? Okay, so with that, okay, Romil, Pastor Romil. Pastor, yung naalala ko kay Pastor Serapin, and gustong mag-ano ng biblical language yun, or ano? Yung category ba nila, eh, pwede ba akong makisabay sa pag-aaral na yun? Biblical language? Gusto ba nilang mag-aaral sa sila? Mag-aaral ba sila sa akin o mag-aaral ka sa kanila? Mag-aaral sila sa inyo. Baga, kukunin, i-reach out nila kayo. Gusto nila kayo ma-reach out. Kaya pinapasabi nila sa akin na ma-contact kayo para makapagpatuloy sila sa biblical language. Then ngayon, ang tanong ko, yung bang kakayahan ko ay pwede bang makisabay na sa kanila? Ay, ganito, no? Kasi pag nag-aral sila sa akin, sigurado kong si Serapin lang ang pwedeng nando sa advanced study kasi naturuan ko na siya nung una pang pagsusulat. Sa Hebrew language, ha? Pero kung meron mga sasama, meron pa bang ibang gustong sumama, Pastor Romil? I think siya lang. And then, interesado rin naman ako matuto. Kung siya lang, ibabalik ko talaga sa basic muna para makasabay ka lang. Kasi hindi rin ako papayag na sasabay ka pagkatapos ay doon na kami sa parte na nagka-translate na, eh, mawawalan ka rin ng gana. Sayang din yung pag-attend mo. Gusto ko na siguro bago kami magkita, ay maturuan muna kita. Okay. Para pagka nag-meet kami ni Serapin, edi makakasabay na siya, makakasabay ka na rin. Kaysa yung sasabay siya sa habang tinuturuan ka niya ng basic, siya naman yung tatama rin kasi alam na niya yung pagsulat eh. Diba? Okay. Kaya lang sa Greek, hindi ko pa sila naturuan. Okay. Nandun yung madugong party kasi yung sa Greek. So, siguro, there are people who are interested sa Hebrew language is na malapit din sa church mo, siguro pwede tayo mag-sacrifice ng face-to-face muna tayo sa pagsusulat. Yun. Para mas maliwanag. At okay. Mag-invite ka ng mga gustong mag-aral
basic biblical Hebrew muna para makasulat lang sila, makabasa. Wala mo ng mga translation, basta makasulat, makabasa, ganun lang muna. And then, pag nakarating na sa ganun, ay mag-umpisa na tayo ng mga yung noun, pronoun, ganyan. Talagang dadaan lahat sa ganun, sa pag-aaral ng anumang language na gusto mo pag-aaral, talagang pagsulat muna at saka pagbasa ang mahalaga. Yes, po, sir. Okay? Kaya kung merong gusto mag-enroll, sabihin mo lang sa akin para ma-schedule natin ng maayos. So, ibig sabihin, kami muna ang tuturuan para kahit paano makahabol sa kanya. Yes, oo. Para pagka nagkaharapan na, edi, saka tatanungin ko rin si Pastor Seraphine kung anong level na siya doon sa kanyang pag-aaral ng Hebrew. Kasi alam ko, hindi niya rin kasi natapos sa akin yung Hebrew language. Eh. Parang chapter 15 lang yata siya, wala pa. Chapter 10. Yun. So, yun, siguro yung refresher. Siguro pag nandun na tayo sa pag-aaral ng mga nouns, pronouns, siguro pwede na mag-join kayo. Kasi at least nakakabasa ka na, nakakasulat ka na. Pwede na nating isabay kayo. Kasi kung refresher ang habol niya, no? Yes, okay. Sir, sige po. So sige, tuloy pa tayo sa September 10? Yes po, sir, yung church planting seminar. Okay, sige. Kayo rin po ang preacher sa umaga. Ah, okay. At saka siguraduhin ko yung sinturong ko talagang hindi nalalaglag. Sige po. Sige. Okay, so sino pang gusto magtanong? Okay. With that, kasi yun na nga, sabi ko nga, dati-dati inaabot tayo ng halos alas 12, pero nakita ko medyo nakakaawa din yung iba sa atin, may mga trabaho. Kaya mga ganito lang yung pag-aaral natin. Okay, so with that, Pastor Romil, take it away. Praise the Lord, purihin ang Diyos. Kung ganun pa, sir, baka pwedeng agahan na rin natin ng umpisa kung mga kahit 9 or 8:30. Sige, para sige. Bawi-bawi tayo sa oras. Yes. Oo, maganda. Oo. Siguro, i-ano na natin ng 9. Okay. 9. So, bukas po, baka si Pastor Joey lang mag-overseer. At makapag-start tayo ng 9. Okay. Okay lang mo, Pastor Joel? Yan. Okay, mga kapatid. At sa hindi po tatagal, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa oras na ito. At naka-live broadcast po ito sa YouTube channel. I already sent copy of links. Pwede nyo pong panoorin ito ng paulit-ulit sa YouTube channel ko. Na kasi nakasubscribe kasi ako sa Google Meet para makapag broadcast ng ganitong pag-aaral. Kaya magandang opportunity na habang nakasubscribe ako ay ma-review natin ng paulit-ulit sa YouTube channel ko yung ating pinag-aaralan. And paki-follow na lang po para masundan nyo yung mga updated na mga post doon, mga kapatid. Amen. Sa ngayon, meron 3 viewers. Magandang salamat po. Magandang gabi po sa inyo at salamat po sa pag-follow. Amen. At patuloy po kayong sumubaybay. At sa ating pagkatapos, tayo po ay manalangin, mga kapatid. Hallelujah. At kung wala na pong tanong, tayo po ay hihiling ng panalangin. Kay, sino ba yung ito? Yan, si Brother Jordan Alcantara. Praise the Lord. Praise the Lord po. And maraming salamat po, Prof. Kasi po sa inyong pagtuturo po, praise the Lord. And tayo po yung manalangin, mga kapatid, sa pagtatapos. Lord at Panginoon, purihin ka, Panginoon God. Nakilain ka, Panginoon. Lord God, maraming salamat, O God, sa panibagong pag-aaral, Panginoon God, sa gabing ito, na yung pinagkaloob sa bawat isa, Panginoon. Lord God, dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo ipaunawa, ipainili sa amin, O God, ang iyong mga salita, Panginoon, paano ito isumulat, Panginoon God, upang hindi kami mahirapan, Panginoon God, at magulumihanan na pag-aaralan ng lubusan ang iyong mga salita. Pagpalain mo, O God, si Prof. Absolute, Panginoon, gamitin mo po siya, O Diyos, Panginoon God.
at pangyarihin mong kalooban mo, God, sa kanyang buhay, Panginoon. Lord God, maraming maraming salamat muli, Panginoon God. Purihin ka, God, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God, purihin ang Diyos. Muli mabuti sa magandang gabi sa inyong lahat. At tayo po ay hanggang dito lang po. Subaybayan po natin ang susunod pag-aaral bukas. Amen. At tayo po ay patuloy na magpakalago, mga batid.